Praise God. Magandang umaga po, church, pastors. Pakikuha yung pulpit. Kung tumawa ako, no? Sarap maghula. Maghula tayo. Kaya lang, ha? Yun nga eh, patapos ako. Hindi maibalik. Tirnay ko eh. Hindi kaya ibalik. Yung balakang. Hanggang palakpak na lang. Nakakatuwa. Puro sa lungkot. Praise God. Magandang umaga po. Salamat po kay Mami at sa ating mga nationals to allow me to share this morning. Amen. So, maikli lang po at lagi na lang ganito. Pero, I just want to share sa lahat ng pastors na mostly sa ating pastors, tama ba? All our pastors actually. Tama? So, praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo, mga lingkod ng Panginoon. Praise the Lord. Yeah, malakas sa palakpat kay Lord. Yan. Okay. Before I share, let us pray. Thank you po, Lord, sa umagang ito. Yung sambahin ka sa iba't ibang uri. Awit, tugtog, sayaw, Panginoon. Maging sa pangarang salita mo, Panginoon, ay isang malaking pribilehyo. Maging sa aming pag-fellowship is still a worship. And it's our privilege, O God, to spend time, Lord, with these spiritual things. And Lord, thank you for this privilege that you have given to me to share a word of God with your leaders, with your pastors, O Lord. And we pray that you will give us understanding. Open our hearts, and Lord, and so that we might receive more. In Jesus' name, amen. Praise God. Okay, alam kong kahit po tayo yung mga pastor na, marami pa tayong pwedeng kainin at ilago. Tama ba? Doesn't matter if you're 40 years in the ministry, 30, 20, 10, 5. You know, ang pagkakilala sa Panginoon po ay hindi patagalan. Ang sabi ng Biblia, may naunang nahuli at may nahuling nauna. Tama ba? At meron namang ibang umandar at hindi na umusad. Tama? Why? Sapagkat, alam mo yung isa sa makapagdidisip sa atin is yung alam ko na lahat yan. Yung kahit nga member, iniisip yan, hindi lalo na misa ng pastor, yung ano masasabihin mo, alam ko na rin yan. Actually, may preaching nga akong ganyan eh. Diba, ganyan tayo para kwentuhan? Yung narinig mo preaching kanina, grabe no, pero may preaching din akong ganun. Oh, grabe, revival din sa church namin, di ba? Di ba? Kasi para bang wala nang space. Wala nang space to know. Because we know it everything. Pero hindi naman it's about knowing, it's about revelation. Ano yung revelation? Yung merong pangungusap sa iyo ngayon. Ang revelation po, hindi lang yung eto, mas malalim na revelation. No, no. Revelation is nangusap ang Diyos sa iyo. Amen? So alam ko po sa ating mga kapastoran, isa sa magandang binigay sa ating kwalidad ni Lord, yung lagi tayong learning. Tama? Uuhaw. Humble enough to say, Lord, I need your word. At yan po ang gustong-gusto ko at mahal na mahal ko po sa JTG. That yung pang, meron tayong gusto ko yan, no? Oh, na-bless ako. It doesn't matter sinong ginamit ng Panginoon, naniniwala tayo, the Word of God is the Word of God. Amen? So, buksan natin ating Bible sa John chapter 1, verse 14. John chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and made His dwelling among us. And we have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Wow, praise the Lord. Si Jesus Christ po, ang pinag-uusapan dito, tama po ba? No, nag-iisang anak ng Ama na punong-puno, puno ng grace. Ano ba sa Tagalog ng grace? Gracia. Wow, talaga naman. Kahabag, o ganda, o mamaya pag-aralan natin. Grace and truth. Maraming definition ng grace, di ba? Unmerited favor, or what, or you know, iba-iba. Pero, actually, sabi ko, Lord, ano naman yung ngayon? Di ba? Alam naman yung ngayon. And then I search grace. In the Latin word, the original nito, meaning pleasing. Pleasing.
pleasing, agreeable, nice, satisfying, good, and acceptable. So Jesus is full of grace, full of being pleasing, agreeable. He is nice, he is good, and he is acceptable. Okay, truth naman, in Old English, dun nag-start yung word na truth na yan, faithful, constancy. Constant, faithful. Hindi nagbabagong katapatan. Alright? Hindi lang truth, totoo. Kundi ibig sabihin, he is the same, he is faithful wherever he is, whoever he talks to, he doesn't change. He is constant in who he is. Pangalawang character niya, sabi, he is pleasing. O, sabi, pleasing, hindi lang pogi. Hindi lang maganda. Hindi maganda mga namit. Ibig sabihin, acceptable, meron siyang charisma. Hello? Alright. Alam ko, may iba pa po tayong mga preaching about dyan, pero dito muna tayo sa itong binibigay ni Lord sa atin. Amen? Ngayon ang tanong, sabi ko nga, Lord, si Jesus, as He ministers, He is full of grace and full of truth. Napakahirap pong i-balance to. Sa totoo lang. Minsan, madalas tayong mamili. It's either maging totoo ako, masaktan na kayo lahat. Tama ba? Or, maging pleasing ako sa inyo, maging katuwa-tuwa ako, pero hindi naman ako maging totoo. Naranasan ba natin yan? Amen. So, yan lang po yung pinaka, kumbaga, pwede nyo nang gawin yan, sagutin nyo po sa inyong mga puso, sa inyo. Kasi ito eh, sabi ko, Lord, full of grace. Hindi nahahati. Hindi namimili. Na minsan, sige, maging totoo lang ako sa'yo, bahala ka na. Hindi mo na ako gustuhin. Si Jesus, gugustuhin mo pa rin siya. Kahit totoo sabihin niya. Kasi He is pleasing. He is nice. How can you be nice when you tell the truth? Minsan naman, we are so pleasing na ayaw naman natin sabihin yung truth. Ma-accept lang tayo. Tama ba? Alright. Luke 10:25-37. Actually, yun na po yung pinaka-main na yun. No? Yun na po yung pinaka-tanong ko na sagutin natin paglabas. Bigyan ko lang kayo ng ano, yung Samaritan, di ba? Alam natin yan sa Luke 10:25-37 is the parable of the Good Samaritan. Isang beses, nagtanong ang lawyer. Lawyer, ah, the one who knows the word, the one who knows the law. Noong panahon na yun, kumbaga, mga Bible scholar, mga teachers. Sabi niya, Jesus, how can I inherit the kingdom of God? Kahit alam naman niya, or eternal life. Sabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluwa, buong pag-iisip, buong lakas. At mahalin mo yung kapwa, gaya na yung sa sarili. Sabi mo sa katabi mo, alam na natin yan. At ito naman, di ba? Kabisado natin yan. Ipapagwapa tayo ng mga tarpaulin yan. Tsaka mga trucks. Hello? Wala naman ako usap na miyembro eh. Puro tayo din eh, no? Mga pastor. Alam natin yun. Pero, alam din natin, ang dami naman pwedeng example ni Jesus, bakit yung mga saserdote pa at levita, yung mga pastor, at mga workers, ang in-example niya na, nag-ignore nung nangangailangan. Okay, medyo masakit, tama ba? Lord, ang dami mo naman na example. Lalo na sa panahon natin, gusto natin maging pleasing, ayaw natin nasasaktan ng mga pastor. Okay naman yung perceiving, tama? Pero minsan din na tayo makapag-example ng pastor kasi masasaktan natin sila. Makakahiya naman. Hello? Tama ba? Okay. Sabi dito, ang tanong ko ganito eh, sabi niya, the priests and the Levites ignore the right thing to do. Di ba, nabugbog yung Samaritano, dumaan, iniwasan nila. Yung Levites, ganun din, iniwasan din nila. Okay? They ignore the man. Why? Reasons why we forget to display grace and truth.
Yung truth po kasi yung tamang gawin eh. Constant ka, faithful ka sa anong alam mo. Di ba alam naman natin ang Word of God? Pero sa totoo lang, minsan hindi tayo constant, faithful in what we know. Meron tayong ginagamitan nito, meron hindi gagamitin to. Tama? So sabi ko, Lord, bakit nga ba madalas i-ignore namin yung tamang gawin? Ngayon po, kami mag-asawa, usually wala naman kami kasama mga pastors sa Japan. Kami-kami lang din. No, pag makikipag-fellowship ka pa, takot pa sila ngayon, may COVID. Lalo ka nang walang makita ng pastor. Oh, wala talaga. Lalo na yung mga pastor doon matatanda. Lalo na yung mga hapon na pastor, 80 years old na. Wala na talaga. Sabi ko nga po, ang nagsara pong church sa Japan, last 2020, 500 churches. 1% na lang, 500 pa yung nagsara. Yung iba naman, napilitan din kasi wala naman silang building. So, kominkan lang yung public hall. Kami rin po, hirap na hirap po kami sa mga daughter church natin maghanap ng church son. Kaya kahit na wala naman kami social distancing, walang yung ibabarangay ka, wala minsan online din. Bakit? Walang place. Walang lugar. No? So, sabi ko, Lord, yung mga, kumbaga tayo ngayon sa panahon ngayon, konti na lang, sabi mo, konting-konti tayo nagpapatuloy maglingkod. Sabi mo sa kadami mo, konting-konti na lang tayo. Totoo lang. Marami nang natakot, marami ding umayaw, marami ding napagod. Amen? Pero kahit ikaw ay magpatuloy, wag namang ikaw ay kulang. Ang ganda ng ano rin natin ng prelude eh. Huwag mo nga kung hayaang magkulang sa kabanalan, sa katuwiran mo. Amen ba? Pero madalas sa ating mga pastor, preaching natin yan sa ating membro at hindi sa ating sarili. Totoo ba? Para ba ngayon, exempted na tayo? Pinagdaanan na namin yan. Pero hindi ganun. Amen? So sabi ko dito, tanong ko, Lord, ang dami mong gagamit na example, priest pa, mga nagmi-minister sa pulpit at saka Levites, para bang kagalit ba ni Jesus sa mga panahon na yun ng mga pastor? Hindi naman, di ba? Amen? Galit siya sa? Oh, Pharisees, malayong nakikita. So why? Why do we forget sometimes? Or we ignore the truth? We ignore to display grace. We ignore to display truth. Why we ignore to be pleasing and to be constant faithful? Bakit ba? Minsan po, napansin ko lang, wala tayong, ito itong mga napansin ko sa ating mga pastors, dito sa Pilipinas, marami kang pastor makikita eh. Sa amin, wala talaga eh. Sa ating mga pastor, na minsan, wala tayong pakialam pag walang kaugnayan sa atin. Totoo ba yun? Hello? Tanong mo sa katabi mo. O, tinan mo, wala kang pakialam sa katabi mo. Ayan na nga sinasabi ko eh. Wala nga pakialam eh. Minsan hanggang sa kakausapin lang natin kasi meron tayong affair, meron tayong, ano ba ito? May topic tayo sa kanya, we need him, meron tayong business transaction, may sadya tayo, guest speaker natin siya. Tama? Pero kung walang kaugnayan, walang, hindi mo naman speaker, wala naman kayong business, wala naman kayong, pangailangan sa kanya, wala kang pakialam, kamayan mo't hindi. Wala lang. Pero naalala niyo po ba yung preaching ng daddy? Minsan kahit pastor, topic lang, mahalaga. Topicin lang sila, sabihin sa kanya, kumusta po kayo? Pero we forget. Amen? Pag wala tayong connection, and we compete among ourselves. Lalo na po, halimbawa, pare-parehong matataas na uri. May uri pang pagkapastor sa atin, di ba? May uri. Napansin ko may uri. May first class, saka may second class. At no class.
No class. Sabi dito, He is full of grace and truth. Kanina kausap ko si Mami, I'm so blessed by her life because she doesn't change. 35 years, she doesn't change. I still go out to it, go to her room and see her praying and talking to people. Sabi ko, ngayon mga pastor, ang dami hindi na ganito. Busy-busy tayo sa program. Busy-busy tayo sa pagandahan ng church. Hindi po masama magpaganda. Kami rin po nagpapaganda. Lahat ang binili ko, wallpaper. Saka kurtina. Yan lang po laman ang aking bagahe. Pero iba ang puso. Sabi mo sa katay mo, iba ang puso. Yung puso natin, lagi nating i-check. Sabi ko nga, misa di natin pinapansin kasi hindi naman natin ka-level. Amen? Hindi natin ka-level eh. Parang anong-ano ko dyan? Anong pakialam ko sa kanya? Wala naman ako ugnayan sa kanya. Hindi ko siya kailangan. Totoo yun. Pero sabi ni Bishop Ramos, kahit ang pastor, kailangan ng encouragement. Tapikin mo lang. Sabi niya, lalakas yan. Amen? Busy-busy tayo, nagdadatingan ang lakas, pero tayo busy nag-uusap. So, alam naman natin ang resulta. Hello? Amen? We compete with among ourselves. Sabi nga ni Pablo, if you compete among yourselves, you are immature. It just shows that you are immature. Amen? Hindi naman tayo ganito, hindi naman tayong, huwag ka sa lolo ko. Di ba tayo ganun eh? Huwag ka, lolo ko, ganito, di ba? Hindi naman eh. Pero, obvious, kita pa rin. Kasi tayo naman yung mga spiritual na tao. Ang tanong, spiritual ka pa ba? Kasi we forget who we are. We are spiritual people. Amen? Pati i-discernment, ini-ignore natin, wag lang tayo makasakit. Kahit na-discern mo, wala na yung kaholy, wala na. Church na lang natin. Misan alam naman natin, wala na yung Holy Spirit eh. Kayo na pa umalis eh. Aga dumating, aga rin umilis. Pero wala tayong pakialam. Diretso ang program. Para na lang mga tuod yung dancers natin. Tama? Yung mga singer natin, instrumentalist natin, programado na lang tayong lahat. At nararanasan nating lahat yan. Huwag lang tayo maka-offend. Tama ba? Maging pleasing. Huwag maka-distract ng time. Kasi talagang kami, 2 hours lang. Hindi na uso ang 4 hours. Hello? Totoo, we grieve the Holy Spirit. Kasi hindi na uso yung 4 hours. Parang si Bishop Ramos, hanggang launa, nagpipris, di ba? Nagtsagaan natin makinig, di ba? Si Mami na nga gumaganon. Mag-aalas dos na. Bayaran na nito. E sa sinihan pa naman tayo. Magkano yun? Huwag ka, gaganon si Mami. Pag altar call naman, siya rin yung pray na pray. Jesus, hallelujah. Katuwang din siya nag-altar call ng mga tao. Hindi ko alam kung gusto niya, tapusin natin. Sino pa tayo? Diba? Habi ko, nag-aalala po ako sa mga bagong pastors. Hindi lang edad yan, sa mga bago. Dahil po, yung wave ng spirit, ng wave ng anointing, sobra pong grieve ang Holy Spirit. Bakit? Lahat na ginawa natin, malibang i-consider si Lord. Totoo. Ganda ng stage, line up, dance, song. Pero na-forget natin, pwedeng mag-move si Lord kahit praise and worship. Amen? Eh, actually, yun po nasa puso ko. Nagulat po ako na ginawa ni Mami yun that Sunday. Wala naman kami dito. And then, nung Saturday din, ginawa rin pala nung birth night, talagang 10 minutes. Alam mo yung mga ibang kabataan, yung iba umiyak na ano nangyayari, 10 minutes na walang magalaw. Hindi kami sanay, gusto namin tumalo na. Kasi alam natin sa revival, talon lang ng talon.
Tama? Hanggat hindi nagbawala ang mga tao, hindi masaya. Eh, ang ginawa, ang pangungusap, 10 minutes, walang gagalaw. Wala lang. Intayin si Lord. Oh, hindi alam ni Mami, pero after 10 minutes, excited na sila, parang gusto na nilang lumundag, yung parang, 10 minutes ah. Oo, parang, hallelujah, para feeling, eh sabi pa, teka, 5 minutes ulit, naku, nainip na naman sila. Ano ba to? Sa Lord pa ba to? Sabi ko, Mami, namimiss ko yung panahon natin at sana wag mawala. Sana hindi lang siya isang nakaka-miss na bagay. You know, dapat ang movement ng Holy Spirit always ever increasing. Amen? Ever increasing. Ngayon, nakasalalay po yan sa ating mga pastor. Hindi po yan nakasalalay sa ating mga worship director. Hindi tayo dapat na, ayan nga eh, sabi, Jesus is full of grace and truth, pleasing and yet truthful. Misa gusto natin siya lang i-please, ay natin hindian. Pastor, siyempre, alam niyo po, hindi na po uso yung ganyan. Di ba? Ganyan-ganyan tayo, di ba? Oo, pastor, alam niyo naman, uso ngayon, bago tayo lumabas, umuusok. Oo, totoo, di ba? O, huwag kang mag-alala, bumili din ako ng smoke machine. Bumili din kami ni pastor ng smoke machine. O, gaya-gaya din kami. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito pinipress dahil wala kami noon. Hello? Ibig sabihin lang, hindi tayo napakokontrol doon. We want to please, be pleasing, and yet we still want to stand in the truth. Kung wala si Lord, huwag tayong titigil. Amen? Kailangan ba talaga tatlong kanta? Kailangan talaga tatlo? Misa tinanong ko isa song leader ko eh. Kailangan ba talaga tatlo? Kailangan ba talaga mauna ang prelude? Na talagang malungkot? Malungkot na malungkot, tapos bigla tayong tatalon? Di ba? Yung parang programmatic na. Hello? Andiyan ba tayo? Oo, ganyan eh. Walang tigil kumanta. Tulog na pala lahat. Umuwi na, lahat, tapos na. Hindi siya tumitig. Okay, umuwi na yung Holy Spirit eh. Pero wala tayong pakialam. Kasi gusto natin yung program maayos. Paano mo kaya ibabalance tong you are a pleasing church and yet you stand in the truth? Na hindi ka namimili. Hello? You don't ignore this generation, pero hindi ka rin naman na nahuhuli. O, di ba? O, black din naman ang ano eh. Tama ba? Hello? Uso na rin yung mga pastor ay nakamaong. No? O, eh dati, talagang bawal yan. Amen? Nababalance mo yung truth, at the same time, nababalance mo yung being pleasing. Amen? We are busy with our own ministry. When we are afraid, hindi natin nagagawa ang grace and truth. When we are afraid na masaktan ang iba at magtampo at lumayo. Totoo yun. Hindi natin masabi kasi wala na. Asabi, wala na. Pag sinabi mo yung truth na yan, nako, wala nang relasyon. Ba't ganun kahit born again? Wala na. Tapos na. Dapat hindi. Misa sa mga pastor pa yun eh. Ako, pagka ginawa mo yan, wala na. Tapos ka na. Ano ibig sabihin? Hindi na kami magka-born again, magkakapatiran, hindi na kami parehong pastor. Hello? Magkaiba na kami ng spirit, ganun ba yun? Dapat hindi. Amen? Paano mo sa katabi mo? Paano mo pagsasabay yung being pleasing and yet truthful? Napakahirap po nito eh. Very, very hard. Actually, hindi ko rin po siya nasagot. Biglang ganun eh. Hindi ko rin po siya nasagot. Anyway, sabi niya rito, eh sabi pa, ito pa yung mga narinig ko lang, no, na ano sa puso ko. No, kaya instead of telling the truth, nananahimik lang tayo. Kahit alam natin na, dati po naalala ko sila Bishop Ramos, sila Mami, pag hindi naramdaman ang presensya ng Diyos, stop ang music. Baba, lahat.
Ngayon walang magawa ang pastor. Diba? Carried. Tsaka wala na. Kahit hindi tumatalo ng tao, nakita mo nakagano na lahat. Wala. Kasi Bishop Ramos, napaka-sensitive. Pag nakita niya, kahit tumatalong kami lahat. Oo. Tapos, binaka-senyas natin, di ba kay Daddy, pag gumanong. Iba na line up, di ba? Pero ngayon, hindi na ganun eh. Tama, totoo. Gagano si Daddy. Stop. Ngayon, hindi na gumagawa ang mga pasto ng ganun. Kasi hindi na uso. Kasi naka-live. Kanya nakaka-offend. Naka-live tayo, may nanonood sa atin internasyon. Kung nanonood ka ngayon. Sino ka man? Di ba mas mahalaga si Lord? Bakit ba nagpunta ang tao? Di ba para magsimba? They don't come to see you to be entertained. They come to worship. Give them that. Give them, allow them to worship. Kapag samba na ba ang tao? Kung nakakanta tayo lahat? Nakapag-mensahe? Nakapag-all glory? Nakapag-samba na ba yung nasa likod? Kasi ano ang trabaho natin, pastor? Sabi ko nga madalas natutunan ko, naligo yung mga yan. Diba sabi ni mami, ang kalaban niya, yung bed niyang komportable, iniwan. Naligo, nag-make up para magsimba, tapos ganun lang. Ganun lang. Hello? Sabi ko nga nung nag-preach si daddy ng, Lord, we did miracle, we prophesy. Nung Sabado, nung birth night, sabi ni Jesus, I do not know you. Sabi ko, kinalabit ko yung anak ko. Ay, naktin mo. Miracle na yan, di pa nakapasa. Di lalo kung pakanta-kanta ka lang. Tama? Di mo sinabi niya, I did miracle. I prophesy. I cast out demon. Sabi ni Jesus, di ka pasado. Di kita kilala. Lalo na kung kumakanta-kanta ka lang. Gumigita-gitara ka lang. Hello? Pipreach ka ng alatsamba. Hindi lalong hindi pasado. Yung nga may gumaling, hindi nakapasa eh. Lalo na yung may naboring. Pero, ang nalulungkot ako, hindi natin masama pagsama to. That we have a pleasing church, at the same time, we still stand constantly faithful to the truth. Na kung wala si Lord, stop! Wala si Lord. Magpalit ng song leader. Hindi lahat ng song leader marunong kumanta, anointed. Isa po yan sa gusto ko i-share. Hindi porket marunong kumanta, anointed. Kasi worship is a priestly job of bringing people to God. Tapos ang song leader mo, maganda nga ang boses, hindi naman nakapagdadala ng tao sa Diyos. Kasi inakap natin ng kanya-kanya yan, syempre. Siyempre, kanya-kanya yan. Bahala siya pumunta sa Lord. Hindi, totoo yun. Amen? Masarap yung merong song leader na nakita mo na pag-awit niya, Lord, naramdaman mo si Lord, gusto mo sumamba. Tama? Kasi sometimes you don't check kung anong ginagawa ng song leaders natin. Totoo. Basta maganda boses, active, okay na rin. At least, eto na naman, yung foreign teaching, tsaka ngayon teaching, at least naglilingkod kay Lord. Kesa naman yan mag-backslide. Kesa naman yan mawala sa church. Yan tayo, di ba? Yung ngayon, mahalaga. Naglilingkod siya. Pleasing! But not truth! Eto lang, isa lang ang verse naman natin eh. We please them, but we are not standing in the truth. Ano ba sabihin natin, nak, wala kang kaano-anointing kanina? Huwag mo nang uulitin yun. Ba ginawa mo kahapon? Nag-TikTok po ako, pastor. Patawarin ako ni Lord. Wala akong ginawa, kundi vlog. Buyat na puyat mo ako sa pagbablog, pastor. Kasi trabaho ko po yun. Vlogger po ba ako? Hanggang madaling araw. Mamili ka! Tama? Kasi nakasalala yung buong congregation natin. Kahit nga isa lang na nagpunta roon para sumamba, huwag mo sayangin.
Kaya ako po pinipresyon, hindi para sa song leader, sa ating mga pastor, na minsan hinahayaan natin kasi we are pleasing. And yet, we are not truthful. Amen? So, paano ka naman maging truthful na hindi mo naman sila ma-disappoint? Ang hirap din ito. Tayo naman, pag sumukbong na yung truthful, ba, DA ka. Ayoko na makita pag bumukha mo sa church sa to. Dahil ganito, ganito. Truth naman na talaga. Kaya lang na-lost na. Hindi natin mabalance. Oo, kailangan mabalance. Hello? Amen po ba? So, let us sabi ka, how can we be full of grace? Mga suggestion lang naman po. For me, this number one is just look back to Jesus Christ. How did you do it, Lord? Kausapin mo nga kaya, Lord, paano mo ginawa yun? Di ba? Paano mo ginawa yun? Ang galit lang sa'yo, yung anam yung law, pero hindi tinatrabaho. Di ba yung mga parasis ganyan? Galit lang naman kay Jesus, yung alam na alam yung dapat gawin, pero ayaw gawin. Kaya sa sinasabi kong to, pag nagagalit ka, mag-repent ka. Alright? Yun lang naman ang galit sa kanya eh. Pero the rest, they love Jesus Christ. You look back to Jesus, sabi dito, how He loves God and love people. Yan naman ang ating ano eh, slogan, di ba? In our church, first, let's love God. Let's honor Him. In our worship, let's honor Him. Huwag tayong papayag na kainin tayo ng program. Huwag tayong papayag na kainin tayo ng flow ng mundo. Kung ano uso. Amen? Pag alam ko sa pagsamba, banal pa rin. Amen? Let us love God and love people and not full of ourselves. Punong-puno po kasi tayo ng ating mga sarili. Totoo ba yon? At saka, paalala ko lang po sa ating mga pastor, ang pagpipreach po, ang pinakahuli at pinakamaliit nating trabaho. Binaliwan na mo lahat ng program kasi ikaw magpipreach. Pahala sila dyan, pasahan dyan. Kasi magpipreach pa ako, yung kung naisipin niya. Ganyan tayo, di ba? Yung kung isipin niya, magpipreach ako eh. Yan na sino, nandiyan naman si ganyan, nandiyan naman si bahala. Pero bilang saserdote, trabaho mo na ano, pinakaunang trabaho, alagaan ng tao. Para tilihing banal ang paggagather. At the same time, makamove ang Holy Spirit. List na po yung preaching, pwede nga umisan, maliit na verse niya, wala lang. Ito, sabi ng Panginoon, humayo kayo magpakabait. Ganun lang. Pwede naman, di ba? Kaso, inalaw natin na, yan mo na sila dyan, yung mga youth dyan. Ano sila dyan? Kasi magpipreach pa ako. Pero kakagulo na pala. Wala lang. Entertainment, showcase. Wag. Kasi sabi nga ni Mami, mananagot tayo sa Diyos. Amen? Malapit na po ako matapos. When you do things, sabi niyo, when you do things only to please, or, okay, you can be full of grace and truth. When you do things only to please God and be pleasing to God, and yet you love people also for the sake of God. Tama ba? When you look at them as God looks upon them. Pwede mo naman sabihin ang katotohanan na siya'y makapagre-repente. Hello? Hindi mo intensyong saktan. Kasi iba yung intensyon. Alam niyo po, naiiba lang naman ang dating pag sa intensyon nagkagulo. Sabi mo sa katabi mo, intensyon. Yung intensyon po, kahit hindi mo sabihin yan, damang-damang-dama po yan ang tao. Totoo lang. Huwag kang mag-alala. Pag ang intensyon mo ay pag-ibig, to restore, to teach, kahit gaano kasakit ang truth, He or she will love you. She will obey you. Patotoo ko lang po, meron nga po akong pinalaya sa church namin. May pinalaya ako sa kakulitan. Lumayas ka sa church na to. Lumayas ka. Lumayas? Iyak lang, iyak. Bumaba? Anong nangyari sa'yo? Pinalayas ako ni Pastor Ben. Nalayas ko po siya. Pero ilang taon, mga 10 years ko yung inalagaan sa kakulitan. Alam niyo po, isa lang ang panalangin niya. Pabalikin ko siya sa church. Isa lang ang panalangin niya.
Sabi niya, may nag-invite sa kanya. After 2 years, simba ka na. Tanggapin pa kaya ako ni Pastor Amin. Alam niyo po, nung inakap ko, umiyak nang umiyak, sabi ko, nak, sorry. Sorry, hindi ko na ulitin yun. You can be like that, di ba? Pwede naman, sorry, nak. Hindi ko na ulitin. Alam mo, sabi niya, hindi po, Pastora, ako pong sorry, ako naman po makulit. Ako naman pong hindi sumusunod. Alam ko, mahal na mahal niyo po ako. Okay, if your intention is right, it doesn't matter how hard the truth. Pero pag ang intention mo, pamparami, kaya ayaw mo maalis, kasi ma-please mo sila kasi pamparami sila eh. Tama? Lalo na kung nagtatayos in offering. Eh, nagtatayos mo yun. Kunting ganun mo, gusto kong pandesal. Pastor, may pandesal ako dyan. Oo. Punta pa sa bahay namin yung magdadala ng hotdog. Noong mga wala sa Japan, absent, magdala lang ng hotdog. Saan ka naman nakakita? Absent sa trabaho. Pero hindi. Hindi pwede. Alam niyo yung intention niyo, pag mahal niyo sila, hindi sila mawawala. Yes. You please them and yet you stand in the truth. Yes. Amen ba? Yes. Naku, pang nagtampo yun, wala na tayong media. Paano yun? Siya lang ang marunong. Siya lang talaga? Hindi ba ang Diyos ang nagpapadala ng lahat ng bagay? Yes. Hindi ba ikaw din kayang palitan ni Lord? Yes. Hello? Madalas natin marinig yan nung manahon namin. May sasabihin ko sa inyo. Di ba sabi, huwag mo sabihin ko pinakamagaling, kaya kang palitan. At yung mas magaling pa sa'yo ang ipapalit. Para wala ka ng balikan. Di ba? Alam na alam natin yan, pero tayo mga pastor ngayon ang takot. Pag magaling ngayon, hindi mapalitan. Kahit palpak, palpak, palpak na. Kahit wala na si Lord. Walang papalit eh. Yaman na. No? Yaan mo siya. Ang trabaho po natin, i-present sila kay Lord. Sabi ng Bible, your job is to present a holy bride. Tama? A holy bride. At yung church po na yan, hindi yan building. Hindi yan program. It's the people. Amen? It's the people that God has put in your hands. Mold them. Love them and mold them. At pag siya'y para sa Diyos, mananatili siya. Amen? So, let us run after God's heart. Habulin po natin, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Lord, anong gusto mo ngayon? Naalala ko si Daddy Lolo, no? Papalit pa ng lineup, ano? Sakit sa ulo nun. Pagkatapos namin practicein, bukas iba, papraktisin! Ngayon mga young people, sa mga church nyo, pwede ba yun? Praise God. Uy, wala na rin practice. Diba? Kakantawa, palitan mo yun. Basta mo nung papalitan, hindi alam nung drummer. Hindi alam nung keyboardista. Kaya mo na. Bawi na lang tayo mamaya sa victory. Wag, kung may pinapasabi ang Diyos, gawin. Amen? Let us, instead of pleasing people, let's please God. Instead of being afraid to lose people, let us afraid to lose the Holy Spirit. Huwag po mawala sa atin yung pagkatakot sa Diyos. Yung sa lahat ng takot ka sa Diyos. Sabi nga ni Bishop, di ba? Magtampo na lahat, huwag lang ang Diyos. Magalit na lahat, huwag lang ang Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin, wala kang grace. Kaya nga si Jesus, balance na balance siya, no? He's pleasing, and yet, He's full of truth. Amen? Praise God. So, it's very hard, because we are always forgetful. Sabi mo sa katabi mo, makakalimutin tayo eh. Pag nandiyan na yung pressure, limot na tong teaching na naman na ito. Ang tao po talaga, parang Israelites lang yan, makakalimutin talaga. Diba? The Israelites, they are always forgetful. And Christians now, they are forgetful. They always forget how God do it. So, ano tayo kung ano yung move ng mga ibang churches, no? Akto ng JTG, salamat sa Panginoon. No? Hanggang ngayon, buhay pa si Mami. Ang Holy Spirit, mahalaga sa atin. Palapakan natin ang Panginoon.
Iniintay natin mag-move ang Lord. Hindi tayo namu-move ng time. Dapat walang gano'n sa JTG, ha? Namu-move ng time? Wala. Sabi mo sa atin mo, wala. O, alas 12 na, pastora, membre sa mo. Di ba? Lalo na po, pag si Lord ang kumikilos. Okay, hindi ko naman po sinasabi sa mga pastor na magsalita ka ng 3 oras. Alam ko pong marami kang masasabi. Wala na nga sin. Alam niyo po ba mga pastor, napansin ko, kayang-kaya natin magsalita, gusto mo maghapon. Oo! Oh, sa isang topic, kaya natin. Magsimula ka sa faith, natapos ka sa hell of fire, kaya eh. Isang oras. Kaya? Promise. Hindi ibig sabihin nun, oo, ibig sabihin nun, magsalita ka, nangingusap pa si Lord, baka ikaw na lang yan, wag naman ganun. Ang sinasabi ko, ghost na lang, wala nang holy. Ang sinasabi ko, yung mag-move, ang Holy Spirit, yung mag-move, yung halayaan mo na, sinasabi ng Panginoon, mag-altar call. Pero hindi naka-program altar call ngayon, mamaya pa yung bukas, may lanang tayo. Diba? Wag. Hello? Amen? Let us not be moved by time. Let us not be moved by people or other program. Bilisan natin service kasi bakit mamayang hapon, Pastor, meron pa po kami sports fest. Ano kinalaman ni sports fest niyo sa pagsamba? Diba? Kahit, naku, si Bishop Ramos, kahit di pa matuloy yan. Oh, lala natin, mga seniorities. Oh, anong youth fellowship? Kahit hindi matuloy yan. Eh tayo ngayon, pwede. Lalo na ngayon, mga anak na natin yung ano eh, no? Mami, may youth. Kaya mamaya na yung youth niyo. Diretso, hanggat kumikilo si Lord. Pag umistop naman si Lord, umistop ka naman. OA naman. Minsan, wala naman prophecy. Sasabihin, this is what the Lord said. O yun pa. Mga pastor, pag wala naman sinasabi si Lord, huwag naman madaldal. Wag. Pwede ka naman mag-pray ng comfort. Pwede ka mag-pray. May power din naman ang bibig mo kahit hindi naman direct na sinabi sa'yo ni Lord John. Hello? Amen? Be moved by love. Be moved by the Holy Spirit. So, it's very hard because we're forgetful. There's always battle between flesh and spirit. Kasi, sabi, tapikin mo katabi mo, may laman pa si kasi tayo. Eh, no? Ito, eh, no? Meron eh. Itong flesh na to, pride, ano pa, moved by tradition, by yourselves. You're full of yourselves. Punong-puno ka ng iyong sarili. Ako, ako, ako. Let us ask God to give us courage, lakas ng loob, to do His will and be like Jesus as we walk in this life. Hindi ko po nilagay as we minister kasi hindi naman po laging yan ang buhay natin. Ang buhay natin, lakaran ang buhay Kristo. Amen? Hindi po natatapos sa loob ng church kung sino tayo. Sabi ko dito, and be like Jesus as we walk in this life. Amen po ba? No? So, encourage po sa ating lahat, kayo na po sumagot niyan, Jesus full of grace and truth. Alam ko isa yan sa pinakamahirap i-balance. Sa ngayon. Lalo na, pero noon, pero ngayon, dapat nga sabi ko, constantly we are actually getting higher. We are full of truth. Sa church, truth. Kahit malaki ang offering, sabihin mo yung totoo. Tama? Sa tither, sabihin mo pa rin kung anong mali. Tama. Sa matampuhin, ganun din, sabihan mo rin. O ako, naranasan namin po yan eh. Kasi matampuhin, ang hirap sabihan. Ang ginawa na lang namin, inignore. Pero mali rin, backside din. O di ganun din. Sa totoo, meron ako hindi masabihan dahil na magtatampo. Eh nawala rin naman, o di sayang.
Sana nasabi ko yung truth, di ba? Oh, minsan natututo tayo sa experience natin. Huwag na natin ulitin. O, pananagutan mo pa rin, di mo pa nasabi yung truth. Ngayon, huwag naman pa nagsabi ka ng truth, parang bakala na mag-backstage siya, huwag naman. Yun lang po ang preaching ko ngayon eh. Babalas mo yung full of truth ka, at the same time, you're full of grace. Amen? Praise God. Yan po ang ating practicing na binigay sa akin ni Lord May. And alam ko kasama natin ang Panginoon. Hanggang dumating po si Lord, alam ko ang JTG. Mananatiling tapat sa Panginoon. Huwag lang po tayong padala sa uso. Huwag po tayong padala sa... Kasi pag sabi uso, it is an atmosphere. Nakita niyo sa damit, nagugulat ka, trend. Nagugulat ka, ba't nagugustuhan mo yung Louis, yung bell button? Kasi uso, di ba? Uso. Oh, totoo. Ganon din naman yung move eh. Hindi lahat ng nag-move ngayon, move of the Holy Spirit. May tinatawag na trend. And let us discern. And I pray, yung JTG, praise God, meron dito laging gathering. Tama? Meron tayong Mami Bishop. Para tayo magkasama-samang we move by the Holy Spirit and not move by this world. Amen? Praise God, tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Let us pray. Lord, thank you po sa pagkakataon na makapag-share. And I thank you for the heart of our pastors here. I'm so blessed to have a family like them. I'm so blessed to have pastors, co-pastors with them. Very humble enough to receive a word from you. And I thank you, Lord, dahil in JTG, Panginoon, ay binigyan mo ng banal na pagkatakot sa iyo. Manatili ito, Panginoon. Hindi lang maiwan sa aming mga ala. Hindi lang maiwan sa aming mga puso. Kundi ma-implement namin hanggang sa susunod na henerasyon. Na Lord, huwag kami matakot sa mga tao. Huwag kami matakot, Panginoon. Sa'yo lang kami sa'yo matatakot. Sa'yo lang, Panginoon. Ganun pa man, bigyan mo kami ng enough love. Enough love. Sabi nga madalas ni Daddy Bishop, tingnan mo sila sa kanila mga mata, maawa ka. And yet, Lord, we can still say the truth. And even the church, Panginoon, ay manatiling banal. Oh, manatiling puspos. Hanggang datnan mo po, Panginoon, ang JTG. Lord God, na mahal ka. Ikaw naman na nagdadako ng tao. Lahat naman ng talento galing sa'yo. Lahat ng maganda, di ba, sa'yo galing. Lahat ng mainam, sa'yo galing. Ang gagawin lang namin, maging tapat sa'yo, Panginoon. At mahalin namin ang mga pinagkatiwala mo sa amin. Lord God, may we serve them. Lord, hindi the entertainment. May we serve them. Lord God, the ministry, the kingdom that you have entrusted in our hands. Salamat po, Panginoon. We bless you. We thank you. There is no one like you, God. In Jesus' name, amen.